Magandang umaga sa inyo lahat. Narito ang ating wadati. Malaking bahagi ng ating bansa ay nakakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Yan ay dulot ng low pressure area. Ang low pressure area ang huling namataan sa layong 100 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte. Base sa ating mga data at analysis, ito'y mababang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 hanggang 48 hours. Ngayong araw, dahil sa low pressure area, malaking bahagi ng ating bansa ay inaasahan natin na may mga pag-ulan. Sa Luzon, sa Aurora, Isabela, Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa, dahil sa low pressure area ay inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala, sa lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ay magiging bahagya hanggang sa maulap ang ating kalangitan. Pero may mga pag-ulan tayong inaasahan sa bandang hapon o gabi dahil sa localized thunderstorm. Dako muna tayo sa Visayas at Mindanao. Dahil sa low pressure area, ang buong Kabisayaan ay inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Pero sa Mindanao, fair weather po tayo kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may mga pag-ulan, tayong inaasahan sa bandang Mindanao, dulot pa rin ng localized thunderstorm. Sa susunod ng tatlong araw, mula June 28 hanggang June 30, sa Metro Manila, sa loob ng tatlong araw ay magpapatuloy ang magkulimlim o maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa epekto ng low pressure era at yung pagbabalik ng southwest monsoon habagat sa mga araw nito. Sa Baguio City, sa susunod na tatlong araw, magiging makulimlim o maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa epekto ng low pressure area. Sa Legazpi City, dahil pa rin sa low pressure area, bukas magpapatuloy ang pag-uulan na may mga kasamang thunderstorm. Pero pagdating ng Miyerkules at sa Huwebes, inaasahan po natin ang magiging maganda ang panahon maliban sa mga isolated na pag-ulan dahil sa thunderstorm. Dako tayo sa Metro Cebu. Sa susunod na dalawang araw, dahil pa rin sa low pressure area, inaasahan ang pag-uulan o mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Pero pagdating ng Huwebes, medyo gaganda o generally fair weather po tayo maliban sa mga localized thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Sa Metro Davao, sa susunod tatlong araw dahil sa malayo o hindi naapektuhan ang low pressure area sa mga araw nito, kaya maganda panahon inaasahan po natin sa susunod tatlong araw maliban sa mga localized thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Sunrise po natin, mamaya pong 5:30 ng umaga. Sunset ay 6:29 ng hapon.